man o umaraw, mahalagang laging nakahanda. Kaya't ilabas na ang payong at alamin ang magiging lagay ng panahon mula Luzon hanggang Mindanao. Ayon sa tala ng pag-asa, magandang panahon ang maaasahan sa malaking bahagi ng Luzon. Kabilang na nga dito itong Metro Manila, kung saan ang temperatura natin maaari itong pumalo ng hanggang sa 35 degrees Celsius. Magandang panahon ang maaasahan, pero bandang hapon o kaya naman ay sa gabi ay posibleng umiral yung ilang mga pag-ulan, pagidlat at pagkulog. Ngayon din ang mararanasan sa iba pang bahagi ng Luzon. Dito sa Baguio, ang temperatura nasa pagitan lamang ito ng 17 hanggang sa 26 degrees Celsius. Samantala sa Visayas, ayon sa tala ng pag-asa, magandang panahon ang maaasahan sa Tacloban, Iloilo, Bacolod, gayon din dito sa Metro Cebu. Ang temperatura sa mga lugar na nabanggit nasa pagitan nito ng 25 hanggang sa 35 degrees Celsius. Lagi pa rin maging alerto dahil posibleng bumuhos yung ilang mga pag-ulan o kaya naman ay pagkidlat at pagkulog bandang hapon o kaya naman ay sa gabi. Samantala sa Mindanao, ayon sa tala ng pag-asa, magandang panahon din ang maaasahan sa Cagayan de Oro, Metro Davao, gayon din sa Zamboanga. Sa kabila ng maaliwanag sa panahon, posible pa rin umiral yung ilang mga localized thunderstorms. Ang temperatura sa mga lugar na ito ay maaaring pumalo ng hanggang sa 33 degrees Celsius. Para sa mas kumpletong kahandaan, dapat ding malaman ang weather condition hanggang sa mga susunod na araw mula sa 3D weather forecast ng pag-asa. Sa Baguio City, summer capital of the Philippines, magandang panahon ang maasahan mula Sabado hanggang sa araw ng Lunes. Magandang panahon ang maasahan, pero posible yung ilang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog bandang hapon o kaya naman ay sa gabi. Ang temperatura sa mga araw na ito ay nasa pagitan ng 16 hanggang sa 26 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Manila, generally fair weather condition ang asahan mula bukas hanggang sa araw ng Lunes. Pero huwag pa rin maging kampante, posibleng umiral yung ilang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang temperatura natin maaari itong pumalo ng hanggang sa 35 degrees Celsius. Sa Cebu, magandang panahon ang asahan mula Sabado hanggang sa araw ng Lunes. Pero lagi pa rin bitbitin ng payong panangga, matinding sikat ng araw at ang temperatura maaari itong pumalo ng hanggang sa 33 degrees Celsius. At magagamit din ng payong sa ilang mga pagbuhos ng ulan bandang hapon o kaya naman ay sa gabi. Sa Davao, pangkalatang maaliwanag sa panahon ang maasahan sa mga susunod na tatlong araw. Pero huwag pa rin maging kampante, maaaring bumuhos yung ilang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang temperatura sa mga araw na ito ay hindi naman nagkakalayo. Nasa pagitan nito ng 25 hanggang sa 33 degrees Celsius. Sa Zamboanga, magandang panahon ang maaasahan mula bukas na magtatagal hanggang sa araw ng Lunes. Ang temperatura sa mga araw na ito ay nasa pagitan ng 25 hanggang sa 32 degrees Celsius. Bukod sa ulat panahon at ilan pang napapanahong balita sa loob at labas ng bansa, hatid din namin sa inyong mga balitang pangkalawakan. Narito at alamin kasama si Patrick Obsuna. Magandang umaga, Tricia, at sa lahat ng nanonood ngayong umaga. Isang bagay na napansin ng mga eksperto na kapag mataas ang aktibidad ng araw ay nagdudurot ito ng pag-abagal ng paggalaw ng satellite sa kalawakan. Ang aurora o ang pagbabanggaan ng nitrogen at oxygen molecules sa kalangitan ang siyang dahilan na nagdudulot ng magagarbong kulay sa kalangitan. Isa sa itinuturing dahilan kung bakit nadedelay ng orbit ang mga satellite na umiikot sa atin. Isa ring dahilan sa pagkakaroon ng aurora ay ang mabilis na pagtama ng charged solar particles ng araw sa atmosphere ng mundo. Sa mas malalim na pag-aaral ng mga eksperto, nalaman nila na ang forward moving auroral forms o PMAF ay nakakagawa ng heat air pockets na kapag tumama sa isang satellite ay babagal o mawawala ito sa kanyang orbit. Dahil sa pag-aaral na ito, nag-iisip ang mga satellite engineer ng bagong pamamaraan upang mamanatili ang kanilang spacecraft na lumilipad. Alam niyo ba na posible ring makita ng satellite kapag tumingala ka sa kalangitan kapag gabi? Mukha itong tuldok ng ilaw na mabilis na umiikot sa ating mundo. Bukod dyan, pagmasdan na rin ng buwan. Ang moonrise o ang pagpapakita nito, yan ay sa ganap na 4:25 ng umaga at lulubog naman ito 4:53 ng hapon. Narito naman ang magiging itsura nito mamaya. Sa iyong pagtingala sa kalangitan ngayong gabi, mapapansing halos kalahati ng buwan ang naiilawan. Ang tawag sa ganyang phase ay waning crescent.
Kapag ganito, nasa silangan ng buwan kapag gabi, habang nasa kanlura naman, right after sunrise. Ang ibig sabihin ng waning ay decreasing, kasabayan ng unti-unting pagkabawas ng liwanag ng buwan. Kapag less than half ng buwan ang maliwanag at hindi gaanong malaki ang epekto nito sa tidal variations, tandaan, ito ang waning crescent moon. At yan ang balitang pangkalawakan ngayong araw at abangan ang iba pang astronomy trivia sa Lunes. Para sa Panahon TV, ako si Patrick Obsuna. Magandang umaga at balik sa iyo, Trisha. Maraming salamat, Patrick, sa mga napapanahon at mga balitang astronomiya. Samantala, exotic man kung ituring, pero mga kritik, may kalusugang hatid sa kalusugan ng tao. Alamin yan sa pagbabalik ng Panahon TV. Alam mo ba na ang karne mula sa cricket o kuliglig ay di hamak na mas masustansya kaysa karne ng baka? Sa katunayan, 30 grams ng protina ang pwedeng makuha sa isang cricket, habang 20 grams lang ang nasa 90% na lean beef. Ayon sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang edible insects ay maaaring makatulong sa problema ng food security. Nasa 2 bilyong tao na ang naitalang regular na kumakain ng insekto sa buong mundo. Kasama sa diet nila ang salaginto, uod, bubuyog, putakti, at langgam. Ngayon, alam mo na!